Ako po si Father Dion, ang Plans and Program Officer ng Office ng Chief Chaplain Philippine Army. At ito po ang Salita ng Diyos, ang ating gabay. Ngayon po ay September 15 at ginugunita po natin ang kapistahan ng Mahal na Birheng Maria, Our Lady of Sorrows. At ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas, papuri sa iyo, Panginoon. Namangha ang mga magulang ng sanggol dahil sa sinabi ni Simeon tungkol sa bata. Binasbasan sila ni Simeon at sinabi kay Maria, "Tandaan mo, ang batang ito ay nakatalaga sa ikapapahamak o ikaliligtas ng marami sa Israel. Siya ang magiging tanda mula sa Diyos, ngunit tutulig sa ensyan ng marami, kaya't mahahayag ang kanilang iniisip. Dahil diyan, ikaw ay magdaranas ng matinding kapighatiang parang isang patalim na itinarak sa iyong puso." Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po, ginugunita po natin sa araw na ito ang kapistahan ng Mahal na Ina, Our Lady of Sorrows. At ipinagdiriwang po natin ang kapistahan ito pagkatapos po ng pagdiriwang ng kapistahan ng Exaltation of the Cross, saan ginugunita po natin ang tagumpay ni Jesus sa kanyang misyon para sa ating kaligtasan sa pamamagitan ng kanyang pagpapakasakit, sakripisyo at kamatayan sa krus. At ang pagdiriwang na ito ay nakatuon sa isang nasa likod ng krus o nasa paanan ng krus na Jesus, si Maria, ang ina ng Panginoon. Si Maria ay tapat at devoted sa kanyang anak. Sumusunod siya kay Jesus sa kanyang buong buhay at sa kanyang public ministry. Minamahal, may malasakit at nananatili si Maria sa tabi ni Jesus sa lahat ng panahon, kahit hanggang sa paanan pa ng kanyang krus sa Kalbaryo. Napakasakit po para sa isang ina na makita ang kanyang anak na pinapahirapan, nilatigo at kinukutya ng mga tao. At ang sakit na nararamdaman ni Maria habang nakikita niyang tumatagos ang pako sa mga kamay at paa ng kanyang anak ay napakatindi. At ito ang sinabi ni Propeta Simeon sa Ebanghelyo kay Maria at Jose noong dinala nila ang batang Jesus sa templo para sa seremonya sa pagtuli, saan hinulaan ni Simeon na magdaranas ang mahal na ina ng matinding kapighatian, parang isang patalim na itinarak sa kanyang puso. Ngunit sa pamamagitan nito, mahahayag ang iniisip ng marami. At ito din ang iniisip ni Maria para sa kanyang anak. Ang paglalagay kay Jesus na priority sa kanyang buhay, ang kanyang pag-aaruga at pag-ibig kay Jesus na ipinapakita sa atin ng Mahal na Birheng Maria sa pamamagitan ng kanyang sugatang puso. Kaya sa araw na ito, nakatingin tayong lahat kay Maria, ang ina ng Panginoon at Diyos. Kanino tayo ipinagkatiwala ng Diyos at siya sa atin na ipinagkatiwala tayong lahat bilang kanyang mga adopted children. Sa kanya makikita natin ang kalungkutan at kapighatian sa kanyang mga mata habang nakatitig sa paghihirap ng kanyang anak, sa pagpasan niya ng kanyang krus at paglalakad sa mahabang daan mula sa Jerusalem tungo sa Kalbaryo. Nakita niya ang kanyang anak na kinukutya, inaalipusta at pinapahirapan, pasan ang mabigat nating mga kasalanan. Ngunit habang inaalala natin ang kapighatian ng mahal na ina, tayo ngayon ay nagdiriwang, hindi po dahil sa paghihirap, kalungkutan at kapighatian ng mahal na ina, kundi dahil sa gitna ng kanyang kapighatian, kalungkutan at paghihirap, nananatili siyang tapat sa Diyos. Patuloy na ginagampanan ng mahal na Birheng Maria ang kanyang rol sa buhay ni Jesus at para sa ating kaligtasan. Tayo po ay nagdiriwang dahil napagtagumpayan ng mahal na Birheng Maria ang kanyang kapighatian at kalungkutan. Ngunit ang kapighatian ng mahal na Birheng Maria, ang ina ng ating Panginoon, ay nagpatuloy hanggang sa kasalukuyan. Dahil kahit tayo ay iniibig ng Diyos at ibinigay pa niya ang kanyang buhay para sa atin, nagsakripisyo at namatay sa krus para sa ating kaligtasan, patuloy pa rin tayong nagkasala at gumagawa ng masama sa mata ng Diyos. Ayaw pa rin nating sundin ang Diyos at ang kanyang mga kautusan. At patuloy pa rin tayong lumalabag sa kanyang mga utos. Ang bawat kasalanan nating ginawa, ang bawat kabiguan nating gawin ang nararapat bilang pagsunod sa Diyos ay ang mga sugat na natamo ng Panginoong Jesus.
ang mga sugat at bakas ng latigo sa katawan ni Jesus ay ang naging dahilan ng paghihirap at pagdurugo ng puso ng mahal na ina. Ang lahat ng ito ay ang dahilan ng kapighatian ni Maria, ang mapagmahal na ina, na umiibig sa bawat isa sa atin tulad ng kanyang pag-ibig sa kanyang anak. Magbalik tayo ng buong puso at lumapit sa ating Panginoon at Diyos. At sa pamamagitan ng gabay ng mahal na Birheng Maria, Our Lady of Sorrows, mahanap nawa nating lahat ang daan tungo sa kaligtasan at sa buhay na walang hanggan na makikita natin sa kanyang anak, ang ating Panginoong Jesus. At naway ang kapighatian ng mahal na Birheng Maria ay magpapaalala sa atin ang pangangailangan na talikuran ang ating mga kasalanan, mamuhay ng may pananalig, zeal and devotion. At tulad ng mahal na Birheng Maria, atin din nawang mapagtagumpayan ang ating kalungkutan at kapighatian. Naway tulungan at gabayan tayo ng mahal na Birheng Maria, Our Lady of Sorrows, sa daan tungo sa kanyang anak. Kaya muli, ano po ba ang itinuturo sa atin ng kapighatian ng mahal na Birheng Maria? Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Let us pray. Lord God, Almighty Father, Creator of mankind and Author of Peace, those who take refuge in you will be glad and forever will shout for joy. Protect our soldiers as they discharge their duties. Protect them with the shield of your strength and keep them safe from all evil and harm. Grant them courage and hope. May they ever experience your firm support, gentle love, and compassionate healing. Be their constant companion and their refuge in every adversity. Be their power and protector, leading them from darkness to light. May the power of your love enable them to return home in safety, that with all those who love and care for them, they may ever rejoice and praise you for your loving care. We ask this through Christ our Lord. Amen. Mary, Queen of Peace, pray for us. Saint Michael the Archangel, pray for us. Saint Ignatius of Loyola, pray for us. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen.